Sabi po ninyo na alam naman ni Liubert siguro na magpinsang buo sila. Okay? Dahil anak mo nga po yung naanakan. Pagkatapos ginawa pa rin niya, niligawan niya yung anak mo hanggang sa magkaanak sila. Ano pong masasabi? Tama ba yung ginawa ni Liubert? Sa akin po hindi po tama yun. Dahil alam niya po magpinsan. Saka yung babae po, mas matanda po sa kanya yun. Siguro nasa 40 na nga po yun yata ngayon eh. Yung matanda akong ano. Si Liubert, bata po yan. Kasi parang nasa 34. Ganun po yung edad. Hindi ko po gusto yun. Kaya nga po, nung mabalitaan ko po yun, hindi ko po sila tinanggap. At lalo po ako nagalit sa kanila. Paano po sila nagkaligawan? Paano po, ano pong kwento sa simula? Paano sila nakakilala? O, siyempre, magkakilala sila dahil magpinsan sila. Bakit sila nagkaroon ng relasyon? Ganito po yun. Nung mabalitaan niya po na nandito na yan, dahil sa kuyo po yan nakatira eh. Yung mabalitaan niya, kasi nga pinsan niya, pupunta siya dito sa amin. Ngayon, yung pagpupunta niya dito sa amin po yung Sabado, dahil may sweldo yan, nagugulat na lang po ako pag tuwing darating yan dito, maraming pagkain, mga tinapay, mga cook na yan, mga minsan nga may inumin pang dala-dala, dahil siya nag-iinom dito na rin sa bahay. Ngayon, paglasing na, hindi ko na rin po yung pinapayagang mag-uwi. Dito ko na lang rin po yung siya pinapatulog, tapos hindi naman sila nagsisipin dito dahil nga po magpinsan nga. Parang tiwala rin po ako dahil nga akala ko naman hindi niya gagalan kasi pinsan niya ngayon. Mga dalawang, tatlong bisis po yun ang nangyari na ginawa niya. Nung pang-apat, hindi na po siya dito pumupunta kundi nandoon na lang sa taas kasi nakaano siya sa akin ng salita ba na hindi maganda yung ginagawa niya. Sabi ko ganun, ginagawa mong parang inuman tong bahay, may mga dalaga akong apo, tapos isa pa yung anak ko. Walang problema doon kasi magpinsan. Yung po parang nag-iwasan sila, doon na lang sila sa taas, nag-text na lang. Ngayon, doon na sila nakikita. Minsan, may isang gabi na hinanap namin siya ng kanyang mga anak dahil dinala pala yung anak ko na yun ni Liubert. Ewan ko kung saan sila pumunta. Tapos nung umuwi, mga umaga na, nagtanong pa ako kung saan sila galing. Sabi, diyan lang daw po sa taas, namasyal, nagwintuhan. Yun lang po yung paliwanag. Mga ilang, ano po, nagkaroon kami ng hindi magandang usapan ng anak ko. Nag-away kami. Ngayon yung po, pinalayas ko na siya. Inalis ko yung mga damit ko, natin ko doon sa kabilang bahay. Dahil ayoko po nga yung nababalitaan kong ganun. Ngayon, umalis po, pumunta doon sa mga auntie niya dito rin po sa Pulang Lupa, nandiyan po yung nakatira. Pero hindi ko po na patunayan na sila talaga may relasyon. Pero nanay, hindi mo tanggap yung relasyon nila? Hindi ko po tanggap nung huli na po. Hindi ko matanggap po yun kasi nga nalaman ko na may anak. Sa una pa lang po nagbuntis. Ang sabi ko pa nga po doon, hala, sige magbuntis, masama pa naman yun ng nagkakaanak na mayroong magkamag-anak. Kasi ang alam ko dyan, magkakaroon ng diferensya yung bata. Dahil magkadugo. Yun po ang alam ko. At nagkaroon nga daw ng diferensya yung bata. Yun ang sabi doon. Hindi ko po alam. Hindi ko nga po yun. Hindi mo na tinanggap dito. Na dahil sa nangyari na yun, hindi mo na tinanggap dito yung anak mo mismo. Oo, pati anak ko, hindi ko na pinapupunta dito. Kaya hindi ko rin siya alam siya ngayon kung nasaan siya dito. Okay, yung isa pang anak ninyo, nagsabi kanina sa akin na pati pala siya, tinansingan ni Liubert. Ayun po, hindi ko po alam sa kanya. Dahil ngayon po nalaman. Ngayon, nalalaman mo, ano masasabi mo? Tama ba yung ginawa ni Liubert? Sa ano po, hindi po tama yung ginawa niya. Kasi napakarami namang babae, bakit yung mga pinsan niya pa yung kursunada niya? Ikaw ba naniniwala na siya ay may gawa doon sa nangyari kay Jovelyn Galiano? Yung una po, parang hindi rin po ako maniwala kasi nga po pinsan niya. Pero din po sa mga kwento, katulad niyan, pinsan niya sa yung anak ko mismo, pinatulan. Kasi yung anak ko, parang ginawa niya rin ng ganun. Parang naniniwala pa ko talaga magagawa niya yun. Kasi baka nagawa niya kasi baka nakainom. Ano pang ginagawa niya sa sarili niya. Pati pala yung manugang punin niyo, parang nililigawan niya. Ay, yun din po yung sinabi. Manugang o anak ng asawa ng anak mong lalaki. Opo. Yun po, kasi nagsumbong ako dito sa akin yung manugang ko na siya raw nililigawan ni Liubert sa text. Ang akala niya, ay nung malaman niya nililigawan siya, binigay niya yung cellphone dun sa anak ko mismo, sa asawa niya.
na akala naman niya, katext niya ngayon, yung babae. Pinapakit niya dun sa taas, dun doon sila makita. Ay ang katext niya nito ng anak ko. Mismo. Ngayon, nagsalita yung lalaki kong anak na, ano ba yan si Liubert ma? Parang tinatanong niya ako, hindi niya ba iniisip na magpinsan kami? Eh ngayon sagot ko dun, sir, bahala na lang yung asawa mo kasi maisip naman yan siya. Kung papatid siya doon. Okay, salamat po, nanay. Pinsan buo mo si Liubert. Opo. Ano ang naging karanasan mo sa kanya? Ano po yun? Matagal na po yun. Mga 16 or 17 years old po ako. Dati ko na po yun siyang close. Binibisita niya po yun ako palagi. Tapos po, yung time na po yun pumunta siya, mga madilim-dilim na po yun. Lasing po siya. Ngayon po, inakbayan niya po ako, tapos sinalikan niya po ako sa liig. Niyayaya niya po ako doon sa bahay. Mag-uwi raw kami doon. Kasi hindi po ako pumayag, tapos po umalis na po ako, tumakbo na po ako. Niyaya ako na po siya, tapos simula po nun, hindi na po siya nagbalik-balik sa amin. Hindi ko na po siya nakausap. Yung nangyari sa kuya mo, anong kwento? Yung sa asawa ng kuya mo? Yung sa kanya po. Yung sa, ayun nga po, nasumbong rin po sa amin na yun nga daw po yung ginawa. Pero before ko na lang rin po nalaman na nag-text pala daw po yan si Padong doon sa asawa ng kapatid ko. Tapos po, niyayaya nga daw po na mag-akit doon sa taas. Yun lang rin po yung alam ko. Okay. Sir, pwede pong manawag? Yes, oo. Anong panawagan mo kay Padong? Sabi ko daw. Maawa naman sa pinsan mo, kay, lalo na kay mama mo. Maawa na kami kay mama mo kasi siyempre yung nangyayari kay mama mo, natural na reaksyon ng isang nanay yun. Nataranta si mama mo. Sa ginagawa mo kasi ngayon, ang dami mong dinadamay. Ano, yan din yung ipapahamak mo. Naawa kami sa'yo kasi siyempre, kahit suspect ka o hindi mo tinatanggap. Pero kami kasi naniniwala na kasi nabagsak ka na eh. Sa lahat ng peace, nabagsakan mo na. So, tanggapin na lang natin. Tanggapin natin yung paro. Sa lahat naman tayo nagkakamali eh. Tao ka lang naman nagkakamali. Naaawa kami sa'yo. Tama na yung gulo. Huwag nang ano ka. Mas kawawa rin sila, Auntie Dilin. Okay ka nga eh kasi buhay ka. Pero si Jubilin kasi patay na siya. Ni-rape pa. Kaya ang hirap. Ang sakit-sakit. Kaya sana tama na doon. Kung ano man yung kasalanan mo, pagbayaran mo na, huwag ka na magdamay-damay. Yun lang po. Okay. Si Jubert, no? First cousin nyo rin. Naniniwala po ba kayo na kasabot din si Jubert dito? Kasi sabi ni Jubert ay siya daw ang mastermind. Actually po, yung unang-una po talaga na pumutok po yung balita na yan, hindi na po ako naniniwala. Eh kasi nga po, hindi ko po siya, matanda po sa amin yan si Kuya Jubert. Kumbaga hindi ko yan siya nakitaan na nag-asawa o nag-ano ng babae. Simula noon pa po. Tsaka kung manyakis man yan, di sana po nag-asawa na lang siya. Hanggang ngayon binata pa man din. Di naman din pangit. So hindi kayo naniniwala na may kinalaman si Jubert? Hindi po. Okay, sige, thank you. Oh nanay, namaniniwala ka ba na si Jubert na isa pa sa pamangkin mo ay may kinalaman din dito? Si Jubert po. Si Jubert, sa pagkakilala ko, wala naman po yan. Hindi naman po yan. Wala po akong nalalaman na nagkaroon ng babae yan. Siguro sa mga text kasi binata po yan. Pero sa mga babae... Yung kinalaman niya doon sa pagpatay kay Jubilin? Wala po akong alam. Kasi siya talaga nung panahon nung hinahanap namin si Jubilin dyan sa Robinson, isa rin po siya naghanap kasi. Nataranta rin siya kung paano niya hanapin yung pinsan niya na nawala kasi nga daw sabi niya rin, siyempre pinsan niya mahal niya rin yun. Dahil pinsan niya, kadugo niya po yun. Hindi po ako naniniwala na magagawa ni Jubert po yun. Kasi yan po ang paniniwala namin sa kanya. Pero kung si Jubert, si Jubert po, anong paniwala mo? Sa ngayon parang nasasaktan kasi ako, sir, kay Liubert kasi mga pamangkin ko rin yun sila, mga mahal ko rin din. Nung maliliit pa yun, naalagaan ko rin yun kasi tulong din ako sa magulang. And parang masakit din po yun sa akin na bakit nagawa niya kasi talaga yun.
O, hindi ko rin po alam kung baka nakainis siya. O, anong mang ginagawa niya. Maari po yan. Nagawa niya po yan dahil sa walang trabaho, may bisyo. Walang baka sa sobrang niyang dami na rin mga babae kasi din niya. Baka, ayun. Hindi ko alam kung anong meron na siyang ano, sa babae. Ano mensahe mo kay Liobert? Dong, kung marinig mo itong sinasabi ko dong, ako sa totoo lang, dahil mahal naman din kita, dahil pamangkin kita, dahil naawa ako sa iyo. Pero kung totoo namang ginawa mo yun, aminin mo na lang, pagbayaran mo na lang yung mga nagawa mong yan, dahil may katapusan din naman yan. Kung hindi mo talaga ginawa, malalaman din natin. Kasi ako isa, nagdadalawang isip ako eh, kasi sa mga kinikwento mo, sa mga sinasabi mo, parang totoo na ikaw nga gumawa. Alam mo, masakit din sa loob ko yung pinsan mo si Jubilin. Dahil alam mo naman yun, mabait na bata yun. Walang ang boyfriend dahil may pangarap sa buhay. Naman, gusto niya maiahon sa hirap yung magulang niya. Damo naman yung hirap ni Jubilin kung paano niya pag-aralin yung mga anak niya. Tapos sa saglit na yung paraan yan, winala mo kaagad yung kanyang mga pangarap. Kaya dapat na ano talaga, tanggapin mo talaga yan. Kasalanan mo, pagbayaran mo na lang. At huwag kang mag-alala, kung kami may magtutulong sa iyo, tutulungan na lang namin. Pero hindi sa sabing sa ano mo, sa financial mo na lang, pagbibisita sa iyo, yun na lang po. Okay, sige. Salamat po.